malapit na ang Mother's Day. So itong aking regalo sa inyo, no? Ang matagal nyo nang nire-request. This is chicken empanada. Kung gusto mo naman gawing tuna, gusto mong gawing beef, o kung tofu, kung anong gusto mong ilagay na filling, push. Napakadaling gawin nito. You don't need any special equipment. Kahit nga wala kang oven, makakagawa ka, makakapagluto ka ng empanadang bonggang-bongga. So let's start. This recipe is very, very easy. Meron ako ditong, this is just chicken breast, no? Na pinakuluan ko lang in salted water. Tubig lang na may konting asin. You just boil the chicken breast for around 10 to 15 minutes. Pag lumamig, i-flakes mo na ganito. If you want to use tuna, pwede ding tuna, yung nakalata. Just drain it. You can also use pork meat. Pakuluan mo, and then i-flake mo din. Nasa sa'yo yun. Pwede ding tofu na tatarin mo. Kung anong karne ang makakapagpasaya sa'yo, use that. Next, magigisa-gisa tayo. So, pinapainit ko na tong aking kawali. And I'm going to put some oil. I'm using Andox cooking oil. This is super bonga. It's 100% pure coconut oil. Very good for cooking. Has a very neutral taste and aroma, and syempre healthy for you. O, yun ang gusto natin, yung healthy para sa atin. So you just put some oil, and to make it extra flavorful, hahaluan ko yan ng konting butter. Just oil and butter. Okay, and then I'm going to put onions. Nako, ang feeling naman po kasi ng empanada, kanya-kanya po yan. Kanya-kanya yan eh. Ang feelings, ang feeling ng empanada, ang feelings, kanya-kanya yan. And it's very important na irespeto natin. O, diba? So, kung halimbawa, may iba kang paraan ng paggawa ng feeling ng empanada, I respect you and I still love you. So, sundan mo kung anong paraan yung magpapasaya sa'yo. No? Ito, ganito ang paraan ko ng pagluluto niyan. And then, I'm going to put next my potatoes, kasi medyo ito yung matagal lumambot. Etong ginagawa ko po ha ay almost times 3 the recipe na ipopost. Baka sabihin nyo parang ang dami naman niyang niluluto, para hindi po sayang ang gasol, di ba? So yan, just put it like that. Nilubog ko siya sa tubig para hindi po mangitim ang patatas. So, lutuin natin to for mga 5 minutes hanggat lumambot yung ating patatas. And then I'm also going to put my carrots, but of course, let's season it with some salt para lang ang lasa ng ating niluluto ay in layers. I'll put the carrots and palambutin natin yan. Yung iba, kagaya ng nanay ko, ayaw niya lang may patatas ang feeling ng empanada. Kasi feeling daw niya, extenders, parang dinadaya. Pero kanya-kanya kasi yan. Katulad ko naman, I like it balanced. I put vegetables, naglalagay ako ng mga patatas, but at the same time, madami din naman akong nilalagay na protein. Nasa sa inyo po yan, depende din sa budget, depende kung magkano mo ibebenta yung produkto mo. Siyempre, di ba, gusto natin masarap, pero hindi ka naman magpapakalugi. Ako, I like putting potatoes kasi parang palagay ko, hindi kumpleto ang empanada pag walang patatas. You can also put green peas if you want. Tatakpan ko to sandali para mabilis lumambot. Diba, walang pakialaman sa feelings. Nung nagpunta nga ako ng Mexico many years ago, ang laman ng empanada, keso lang. O pero, diba,
masayang-masaya naman ako doon. Masarap naman siya. Ang importante, hindi yung dami or yung variation ng feelings. Kailangan totoo. Yun ang pinaka-importante. O ayan, it's almost tender. Pag almost tender na, you just put the other ingredients. I have here bell peppers. Mahal po ng bell peppers. Eh, huwag mong lagyan. Diba? Wala namang problema. And I have here mushrooms. Alam niyo po kung ano problema ko. May problema pala. Mukhang maliit ang aking wok. And I'm going to put thyme. No? This is thyme, the herb na thyme. Ito yung magbibigay sa kanya ng lasang sosyal. No? It will change everything. Totoo talaga yan. Pag binibigyan ka ng thyme, it changes everything. So ngayon, ilalagay ko yung thyme dito sa aking empanada. Para pagka nakagat niya yan, di ba? Bibigyan ka niya ng more quality time. So, lagyan mo niya. Kung hindi mo naman gusto yan, eh, pwede mo namang wag lagyan. Pwede mong bawasan. And then, I'm going to put flour. The flour is just the binder. Para lang yung empanada mo is hindi nagtutubig yung filling. And then, into this, we're going to put cream. Inuuna natin ito because it's very important na malamig na yung filling mo bago mo ilagay sa loob ng dough. Actually, you can prepare this ahead of time kahit nga one day in advance. Lagay mo lang sa ref. Mapapansin mo, yung chicken tsaka yung cheese, sa huli ko na ilalagay para makatulong din yan na palamigin yung ating filling. Mmm! Lasang sosh. Lasang sosyal. Pwede mo pang nalagyan to ng wine eh. You can put white wine, especially if you're using tuna. Or some people, parang pag chicken, parang malansa. Diba? To some people, pwede mong lagyan ng white wine. Konti lang. Lagyan ko ng konting white wine. Just a splash. Medyo matabang, a little bit of salt. This is just white sugar if you want your filling a little bit sweet. Black pepper. Papakuluin mo to para mag-activate yung flour. Actually, kahit po hindi sa empanada, pwede mong ulamin to. Parang chicken alaking. It's super delicious. Heat-proof po itong spatula ko. So don't worry, baka sabihin nyo, naku, nilulubog mo yung spatula mo. This is heat-proof. Mahilig po ako sa mga tumatagal. Gusto ko pang matagal. So ito ang pati sa spatula. Let's put some sugar just to balance. Easy lang ako sa asin because I'm going to put cheese. So ayan, lumapot na siya as you can see at kumulo na rin. So what I'm going to do now is, I'm going to turn off the flame and I'm going to put my grated cheese. Kahit anong cheese ang gusto mong ilagay, no? Alam mo naman po ako, wala po akong mga rules na kailangan ganyan. Kung anong available, yun ang ibuhos mo dyan. Okay, the cheese, patay na po ang apoy ha. And then I'm going to put also the chicken. I know! Nagtataas kayo ng kilay. Sinasabi nyo na maliit yung aking wok. Bahala kayo. Basta ako, nag-e-enjoy ako dito. Pinagkasa ko na din kasi kung nagtataas kayo ng kilay, nagtataas din po ng kilay dito yung maghuhugas. Diba? So, eto po. Nagdadahan-dahan po ako para ma-recycle ko po itong wok na ipinalabas ko. Makasabihin sa akin, chef, chef, chef pa dyan. Hindi marunong magtantsa ng iluluto. Well, that's life. May mga bagay na hindi natin kayang tantsahin. Kaya ibuhos mo lang.
Ganun lang yun. O, di ba? Ang masay mo. Nagkasya din naman na. Ka mawawala ng pag-asa. Minsan, sa unang tingin, mukhang hindi pwede. Pero, once you dive in, pwede pala. You will only know pag naibuhos mo na. So, why don't you try? O katulad nitong feeling ng empanada, o akalain mo, tinaasan niyo ako ng kilay. Maski ako, nung simula akala ko, hindi kaya. Yung pala, kayang-kaya. So, go. Ayan. Ganyan po talaga yung kanya magiging consistency because you want it really thick. No? You want it really thick. To some people, they don't like the creamy feeling. Kung gusto mo, for example, ay yung tomato, you can even put tomato sauce. Or pwede din half-half, kalahating cream, kalahating tomato sauce. Oh, di ba? Tikman natin. Divine. Although, hindi po ako magsisinungaling, medyo matabang. So, let's put some salt. And then, what I'm going to do next, isasalin ko po yan dito sa sheet pan para mas mabilis siyang lumamig. And then next, let's do the dough. So now, gawin natin yung dough. Napakadali. And just like the filling, you can prepare this ahead of time. Wrap it in cling wrap, plastic wrap, and then store it inside the fridge. Ilabas mo na lang kapag ready mo nang gamitin. So what are the ingredients? You just need all-purpose flour into the bowl. And then we're putting white sugar. The sugar will really not make the dough sweet. Papalinamnamin lang niya yung dough. And also another contribution of putting sugar into your dough is it helps with a nice browning, no? Kasi sugar, pag nainitan siya, as you fry it, nagka-caramelize, so nagkakaroon ng magandang kulay yung iyong dough. And then salt to give it the nice flavor and also to help relax the dough. I'm putting egg yolk, one piece of egg yolk as a binder para hindi basta-basta nadudurog yung dough mo. And then of course, I'm putting cooking oil. I'm using Andox 100% coconut oil. And meron ako ditong ice water. But before I put the ice water, hahaluin ko muna to ng ganito. I'm not using a mixer, ha? Because I want to show you na ang empanada dough, napakadali talagang gawin yan. As mentioned, you don't need any special equipment. And then, you're going to put approximately 200 grams of ice cold water. So, ganong kasimple yun. Kumuha ka lang ng tubig, lagyan mo ng yelo, o buhos-buhos lang. Huwag mong bibiglain. You want to achieve a pliable dough consistency. You are just mixing, ha? You are mixing. Mixing is different from kneading. When you say mixing, pinagsasama-sama mo lang the ingredients together. Whereas kneading, sama-sama na yung ingredients, binibigyan mo pa ng pressure para mag-develop yung dough. Magkaiba po yung dalawa. For empanada dough, mga pie dough, you just mix. Okay? You just mix it until it becomes a smooth and pliable dough. Ayan. Konting tubig pa. Pag medyo nahihirapan ka pa, lagyan mo pa ng konting tubig. Pag naman nasobrahan naman yung tubig mo, lagyan mo lang ng konting flour pagka lumagkit. Lipat ko siya dito sa table so you can see it. Okay? So this is what I mean by the pliable dough. Smooth and pliable dough. Kung tinapay ang ginagawa natin, what you're going to do is mamasahin mo pa yan. Pero since we are doing pie dough, empanada, tigil ka na dito. Because you want it flaky. No? Crunchy and flaky. So you want to achieve something like this. And then I get my cling wrap. I-cling wrap ko lang, ipapahinga ko for around mga 10 minutes. Kung wala ka namang cling wrap, balot mo lang sa katsa. Meron ako ditong ginawa ko na kanina. It's been resting for mga 10 minutes na.
So ito, what I'm doing now is I'm dividing the dough into pieces, mga around 90 to 100 grams. Divide mo lang na ganyan. See? And to prevent it from drying, I have here a kitchen cloth na medyo basa. Para lang hindi natutuyot yung dough mo. Kasi pagka natuyot ang dough, no, the tendency is, kapag natuyot ang dough, the tendency is magka-crack, no? Nagbipitak-bitak during pag fino-form mo na yung empanada. So the dough is ready and the filling is ready. Lumamig na ng konti. Huwag naman sobrang lamig. Huwag naman frozen, no? Yung katamtaman lang, basta hindi mainit. Now, I'm ready to prepare the empanada. So, kumuha ka lang nitong dough mo. And then, you just smoothen it a bit. Like this. And then, you just roll it. Pag nagro-roll ka, you just want to be relaxed. Huwag kang magalit dun sa dough. Kaya totoo talaga yung pag medyo masama ang loob mo, wala ka sa mood, huwag ka munang mag-bake. Lumayo ka muna sa kusina. At layuan mo muna siya. Distance is the key pag medyo mainit ang sitwasyon. So you just roll it like this na medyo mga kasing laki ng platito or ng salad plate. Actually, walang rule sa size, no? It really depends on how much filling ang ilalagay mo or kung magkano mo binebenta yung iyong empanada. So now, ito, see? Let's get some filling. Mga 2 scoops, 2 big scoops ang ilalagay ko. And this is just egg wash. When you say egg wash, this is just milk na may konting eggs, or egg, baliktad pala, na may konting milk. This is just to help seal the dough, and then you just seal it like that. See? Seal mong mabuti to ensure na hindi siya bubuka when you're folding it. Huwag lang masosobrahan sa egg wash, kasi pag nasobrahan naman, may chance naman na dumulas. And then, tingnan mo ha, ifo-fold mo siya, you just fold it like that. This is just the traditional way of sealing the empanada. After, hihilahin mo talaga, hila and then fold, hila and then fold, hila, fold, hila, fold, hila, fold, hila, fold, hila, fold, hila, fold, hanggang makarating ka sa dulo, and pagdating dito sa dulo, itak mo lang. See? It doesn't have to be perfect. O syempre, sinasabi ko yun kasi hindi perfect yung gawa ko. It doesn't have to be perfect, no? And then, the important part is, tusukin mo siya ng fork para lang mag-release yung steam. Let's check if my oil is ready. Kasi pagka hindi na-release yung steam, what's going to happen is, there's a chance na bumulwak yung empanada. So this one, prito natin. Of course, for my deep frying, I'm using Andok's coconut oil. Want to deep fry it until it's nice and golden brown. Unang gamit kasi natin sa mantika. Pag pangalawang gamit, actually, mas maganda ang kulay na kinakalabasan ng empanada. So, it's now golden brown. Hanguin lang. Let's put it there. Giant empanadas po talaga yan kasi ayaw ko ng tinitipid sa filling. Maganda yung tamang-tama lang yung proportion ng laman at yung dough. Kasi hindi naman maganda yung makapal yung dough
tapos konti lang yung laman. Ayan, so nakaluto na tayo ng empanada and I'm very excited to show you how flaky the crust is. And kung makikita mo, pakita natin yung mantika. No, you will see na malinis yung mantika natin, which means hindi nagbukahan yung empanada dahil maganda ang pagkakagawa natin sa ating dough. And maganda din yung technique ng pagkakasara natin. And they are nicely golden brown, of course. Gumamit tayo ng Andox cooking oil, 100% pure coconut oil. And the empanada, isasawsaw naman natin sa Andox special suka. This is spicy, no, para mabalance yung creaminess nung chicken and with the suka na sawsawan. This Andox cooking oil and spicy suka, available po yan, mabibili ninyo in all Andox outlets nationwide. So, tikman na natin. I'll get a knife. So, look, no? Makikita mo how flaky the dough. See? Ang flaky-flaky niya, oh. Kitang-kita mo yung... Ayan, oh. You see the layers sa labas. So, and then, pwede kang magsawsaw sa suka. I also have here hot sauce. Pero, titikman ko muna on its own. Divine. Look how flaky. And now, lagyan natin ng spicy suka. Bambi, even si Bambi gusto na amoy niya, narinig niya yung flakiness. One more. Super good. Pwede mo din lagyan ng konting hot sauce or ketchup. But I like it with the suka, nababalance. So, ano pang hinihintay mo? Magluto ka na ng empanada? Make your Mother's Day weekend or any weekend extra special. At syempre, ang pinakamaganda dito dahil napakadaling gawin, you don't need any specialty equipment. Pwedeng-pwede mo itong gawing summer pang kabuhayan. So, happy empanada making and sending all the love and hugs to all of you. See you all soon.